sa paglipas ng bawat taon at pagdating ng bagong yugto ng panahon. Isa sa tradisyon nating mga Pilipino ang pagdiwang ng bagong taon. Isa sa naging tanda bilang pasasalamat. Sa pag-asang ang taong 2020 ang magdala ng mas masaganang panahon. Ngiti at galak sa puso ng bawat isa ang simbolo ng pag-asa. Sa pagdaan ng mga araw, umaasa na sana sa bagong yugto ng buhay ay mas magiging masagana at masaya. Maging ang estado man sa pamumuhay ay umunlad. Mapermanente man o hindi, ang mga Pilipino ay matyaga. Ito ang isa sa mga katangian ng isang marangal na Pilipino. Sa kabila ng pag-asang umunlad, nagsimula ang hindi inaasahan, mga bagay na naging kalbaryo at mga pangyayaring kailanman hindi natin makakalimutan. January 12, 2020, ang muling pagsabog ng Bulkan Taal sa Batangas. Nagbigay ng babala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHAVOLC para ikansela ang mga flights, establishment, pampublikong paaralan o privado ay suspendido na makaiwas at makapaghanda sa 4 na level alert na maaaring magdulot ng hazardous explosive eruption na maaaring maging sanhi ng problema sa kalusugan. Pagkasira ng lugar at maging sanhi ng kamatayan. Nangyari ito ng unang araw, January 12, 2020 at tumagal ng 10 araw. Ang malubhang pag-aalboroto nito at naging sanhi pa ng pagkamatay ng 39 ka mga Pilipino. Nagtapos man ang kahindik-hindik na pangyayaring iyon na hanggang Enero 22, 2020 ay nag-iwan pa rin ito ng malaking pinsala sa Batangas at iba pang karatig probinsya nito. Masakit para sa mga Pilipinong namatayan, nawala ng ari-arian, nawala ng magandang pag-asa at pangkamuhayan, ngunit patuloy na lumalaban. Bagong araw, bagong buhay para sa bagong pag-asa. Matapos ang kalbaryo sa Bulkan Taal, sa Maynila, ito ang kasalukuyang sitwasyon sa kabila ng sakuna. Ang pag-asang makabangon muli upang sa hinaharap ay makamit ang bagong pag-asa. Sa pag-asang makabangon, tuloy ang nakagawian. Isang bagong simula para sa mga Pilipino. Bawat panahon, oras ng trabaho, at pamilya ay mahalaga. Ngunit sa patuloy na pakikipagsapalaran ng tadhana,
May mga panahong nagbibigay ng pagsubok na kailanman maaaring magdulot ng pinsala sa buhay ni Numan. Matapos ang pagsabog ng Taal, sa di inaasahan, may banta ang COVID-19 sa Pilipinas. March 15 ng taong ito, nasimulang ideklara ang total lockdown. Sa Maynila at iba pang lugar sa Visayas at Mindanao. Apektado ang transportasyon. Walang biyahe ang Metro Manila. Ang dating malapad at magulong kalsada ngayon ay nagmistulang abandonadong daan. Sinimulang isara ang mga establishmento, gusali at mga lansangan dahil sa kawalan ng biyahe. Maraming mga kababayan nating mga Pilipino ang nawala ng hanap buhay. Ang pandemyang ito ay maaaring maging sanhi ng pagbagsak ng ekonomiya sa Pilipinas. Matapos mameruwisyo ang Bulkan Taal, dagok ng pandemya, at ngayon isa namang trahedya ang dala ng Bagyong Quinta at Bagyong Rolly sa Pilipinas. October 24, 2020. Sa bawat baha, sa bawat ragasa na malakas na daloy na tubig, at dala na malakas na hangin, napinsala ang Oriental Mindoro. November 1, 2020. Sa bawat ihip ng hangin, malakas na bagsak ng ulan. Ang Quezon, Bicol Region at iba pang mga probinsya ay nawalan ng pag-asa. Nagsilbing isang bangungot sa mga Pilipino ang bawat trahedya. Bawat buhay ay mahalaga, pero sa kalikasan, ito ay baliwala lamang. Sa darating na Pasko at bagong taon, sana maging maayos ang lahat. Sa kabila ng kawalan, maibalik ang dating ngiti at galak. Sa patuloy na pakikipaglaban, huwag mawalan ng pananampalataya at pagmamahal sa kapwa. Dahil sa bawat hakbang natin sa buhay, ay may kakambal na bagong simula. Ito ang Daily Journal.